Yung mga caliper niyong wala ng buhay, bigyan natin ng buhay ngayon. From kupas na black, gawin nating matte bronze. Ganyan. Di ba sabi mo, sabi ko brown? Ginawa natin puti. Sabi ko brown eh. Maiba naman. Para... Bakit puti? Okay mga kapwa, nandito ulit tayo. Nagagawa na naman ng mga boys. Look who's back. Iceworks, nagbabalik. Kakabit tayo ng manifold at saka aana ng coolant. Tsaka ito, puntan din natin to, TRC. Ito, mas malaking manifold. Stop, manifold. Yung TA Racing, mas malaki to guys. Mas malaki. So, mas magandang airflow. Hindi ko. Lang isang mabilisan, kabit na natin. Ayun na po mga kaibigan, binubuo na po. Shout out, Sakuragi. Salamin pala. Siyempre, big shout out sa mga boys na lagi natin nakakatulong sa pagbuo. Kami nga lang pala nagbuo niyan, guys, kay Hera. Tulong-tulong lang din talaga ang team kasi siyempre hindi natin kakayanin niyan ng mabilisan. Isang mabilisan lang, okay na ulit si Hera. Kinabitan natin ang bagong manifold. TA Racing thermostat cover. Pakita. Basta nandun, thermostat yan guys. Battery operated. Meron yan guys. May hazard pa yan. Boogs. Ilaw check. By Iceworks. Light guys. Park light. Park light. Headlight. High beam. Low beam. Try natin, pass light. Pass light guard. Left, right, hazard, park, headlight, high beam, low beam. Okay na. Siyempre, nung gabing yun, di na namin binuhay si Hera kasi baka makabulahaw naman sa mga kapitbahay. Nakakahiya. Kinabukasan nga ay dinala natin kay Boss Nico ng Rhino Hot Coats ng Rush yung mga pyesa na kailangan nating ipapowder coat. Para naman malinis ang itsura, hindi kupas. Yan linis. Yan ang mga gusto ko, guys. Yee! Parang bato. So yung proseso na ginawa nila Boss Nico dyan, tinanggal muna natin yung pintura na stock caliper at stock levers nga pala yung pinatanggalan natin ng pintura. Tapos ayan, sinasandblast and then lalagyan ng clear. Yung mga levers ay clear lang na top coat. Tapos eto namang ating caliper ay matte bronze. Na isa din sa recommended ni Boss Nico ng Rhino Hot Coat. Dinamay na nga rin pala natin yung bracket na pinamachine shop natin. Pasadya pa talaga yan mga kapwa kasi stock caliper ang gamit natin. Tapos wave na outer tube yung gamit natin dyan kay Hera. Hindi fit yung bracket kaya literal na pasadya. Siyempre, the man himself, Boss Nico ng Rhino Hot Coats. Ayan, buti na tawagan natin kagad. Paspasan talaga yan. Siyempre, ayan, pinaprepare na yung mga ipapowder coat natin dyan. Yung bracket, yung levers, yung caliper, tsaka yung master. Clear lang, tapos yung iba naman ay Sahara Black. And syempre, yung pinakang caliper natin, baguhin natin ang kulay para naman mas maangas. Kakulay siya halos ng Brembo, pero stock caliper pa rin yan. Tawag sa kulay na yan, dry bronze or matte bronze. Di ba sabi mo, sabi ko brown? Ginawa natin puti. Sabi ko brown eh. Maiba naman, para... Bakit puti? Bilhin ko brown. Ano ba naman yan, Rhino Hot Coats? Ano ba naman yan? Ito na mga kapoy sa mabilisan and big shoutout kay Boss Nico. Tinira naman isang mabilisan ito. Tignan nyo naman guys, ito nga pala yung caliper natin na stock caliper kasi sa NGO rules, napag-usapan namin ni Boss Nico kanina, NGO rules, stock caliper pero pwede mong i-modify katulad ng ginawa natin. Boss Nico, anong kulay tawag dito? We call that dry bronze. So, dark bronze siya tapos we coat it in matte. Kita niya, nakikita niya sa screen nyo, nakakagigil yung kulay guys. Actually, pwede kayo magpa-customize kay Boss Nico kung ano yung kulay na gusto nyo. Meron pa siyang gustong gawin sana dito na isa pero... Sigaw na sigaw kasi yung kulay noon. Mm-hmm. Kakulay din siya ng Brembo, pero ito kasi mas sleek lang. Anong kulay yung Boss Nico, yung isa? Yung isa is bronze chrome naman. Bronze chrome. So ito, matte finish to, no? Mm-hmm. Tapos kita niya naman yung ginawa sa bakal. Parang hindi siya bakal. Pasadyang bracket lang natin to, guys. Gagawin natin yung alloy soon. And ito, yung mga levers, mga master. Ito ay kulay lang na sandblasted, tapos... Ano ba itong Boss Nico? Clear-coated. Clear-coated lang. So yan, for protection lang para tumagal naman siya. Oo, kasi hindi pwedeng sandblasted lang. Dumihin yun. Yan. Kaya kita nyo naman, nagsimula tayo kanina. Isang mabilisan lang ginawa namin para dumating ako dito. Mga alas 4 yata. Natapos namin to actually kanina pa, 8. Nagkabit lang kami na nagkabit. So 4 hours, tinira to. 4 hours. Kapag mga mags, Boss Nico, hanggang matagal? Same. Pero 6 to 8 hours, kasama naman doon yung baklas kabit. Yun. 6 to 8 hours, kasama na yung baklas kabit.
Padaan din yun sa tamang proseso. Yeah. So number one, strip muna, mm-hmm. tapos sandblasted, tapos chemical treatment before namin i-powder coat. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ginawa namin yung kanina, isang mabilisan, may kasama pang vlog. Pero natapos namin within 4 hours. Ito lahat. Alam nyo na guys, lagi naman tayo nandito, Rhino Hot Coats lang. Yeah. Thank you so much ulit, Boss Nico. No problem, Boss Nico. You're welcome.